Lexus OEM pedals. Mayroon na bibiling Belta body kits na ano, talagang jump pack, chain, side skirt, tapos wing. Ay, teka, shout out kay Boss Real Ryan. Ganda no, no? Sino papi yung babae? Eh, yung kutse mo. Ay, yari tayo. So nagbabalik tayo guys no sa panibagong video. Ang i-review natin ngayon is itong Toyota Vios Belta inspired no. Ibang style na Vios, ibang body kits. Ayan. So i-review natin ito ngayon. Alamin natin kung anong mga pinaglalagay ni Boss Marky dito. So ayun, simulan natin. Boss Marky, kamusta? Kamusta? Kwento mo naman ako, bakit naman Vios ang napili mong buuhin? Actually dati ano ako, rider ako sa motor. Yung motor ko nun, busy lang, pero mahilig talaga ako mag-project. From 250cc, naging 350cc. Kumbaga talaga siyang naging sports bike siya. Hanggang sa yun, na-injured, bali yung shoulder ko. Napag-decidean ko na bumili na lang ng Vios. Hindi pang project car, pang point A to point B lang. Parang natakot na ako mag-racing. Hanggang sa nagsali ako sa mga car group sa Facebook, nakita ko yung isang friend ko, si Gerhard. Nakita ko na pwede palang gumanda yung Vios. Yun na, doon na nag-start. Ako din, papi, dati parang bihira nagbibil ng ganyang Vios. Eh, no? Oo, bihira. Lalo nang wala pa yung mga tie lock talaga, no? Oo. Yung pa, natuwa ko kasi, yung Gen 2 Belta or Vios, meron siyang counterpart sa Japan, which is yung Belta. Pagka mas naging ano, persigido talaga ako ng puno, gantong kotse. Saka ano rin, alam naman natin na yung Vios very ano eh, common sa Philippines. Kahit saka magpunta, may makikita kong Vios, may ibang build. Pero gusto ko magbuo ng Vios na ma-realize na ay, pogger rin pala yung Vios. Kasi papi, madalas ito ginagamit sa ano, taxi, diba? Taxi, grab. Di nila alam na, oh, hindi nyo naman. Tsaka papi ngayon, sa time ngayon na parang mas na-expose na yung mga ganitong build, dumadami na yung naka-belta, no? Oo, dumadami na. May iba rin bang mga concept ang Vios? Oo, meron yung tie loop. More on burnt tip, mga loud colors na build. Pero mas nagustuhan ko yung belta kasi para sa akin, pref ko, parang clean siya, mas clean siya. Parang lowered. Oo. Body kits, mags, okay na, no? Okay na, yun lang. Maganda rin yung mga piyesa sa Thailand kasi much pinag-aralan yung NZ engines dun. Para sa Japan, kumbaga sa Thailand, yung Vios nila doon, parang SRT dito sa Philippines. Ang racing talaga. Papi, tanong ko naman, anong pinagkaiba ng Belta sa PHDM na Vios sa atin? Ayun, sa PHDM Vios natin, yung grill niya, para siyang ano, lines lang, mas may body color siya dito. Pero pag Belta, ayan, ganyan na siya. Pero papi, onting-onti lang yung pinagkaiba, no? Tapos chin, yun lang. Meron na bibiling Belta body kits na ano, talagang jump pack, chin, side skirt, tapos wing. Maraming ganun, super pogi na mga build nila. Pero ako, ang aim ko is ano lang, wingless street Belta style. Papi, ano naman ibig sabihin nitong ano logo natin na ano yan? Parang N? Ito yung net sa Toyota. Japan din siya meron. Parang ano siya, dealership ng Toyota na yung target niya is for younger customers. Like Vitz, ganun, Toyota BB, yan, naka yan. Gento naman, kapatid nyo yung Vitz eh, yung Yaris. Kumbaga ang tawag na dito, Vios hatch din sa yung Vitz eh. Halimbawa, ko-convert ako ng PHDM na Vios to ganitong build na Belta. Magkano abutin? Pag ano naman, kits lang, outer look, external. Pagpalit ka lang ng ito, yung grill, tapos yung chin, wing, tapos yung side skirt optional, roughly more or less 10k. Which is, pwede kayo makukuha kay Gerhard Santos, sobrang legit Belta na siya. 10k grill, chin, side skirt, tsaka spoiler, 10k? Oh, parang gano'n. Oh. Hindi na pala masama, no? Oh. Kung gusto mo i-upgrade na onti yung stock look mo, gagastos ko mga, sabihin natin mga 15k, no? Hmm. Para install, ganito, ganyan. Oh, okay. Hindi na pala masama, no? Tsaka ang maganda kasi doon, guys, no? Yung number one thing para sa akin, papi, yung Vios, eh, no? Kumbaga, ito yung kotse na start mo, painiti mo onti, alis ka na, gano'n, eh, no? Yung horse ng marami sa building. Diba? Kumbaga, Walang masyadong po problemahin. Di tulad nung isa dun, ayun o, tingnan. Madalas maglambing nasa yung sasakyan ko ngayon, papi. Kasi number one, Toyota, di ba? Tapos number two, Vios. It, kumbaga, ito yung inaasahan ng mga magigiting nating mga namamasada, di ba? So, ibig sabihin, yung maintenance, yung usability, yung kumbaga, kung gaano kasimple yung kotse, di ba? Tapos, papormahan mo ng ganyan, papi. Kumbaga, iba na yung dating mo, di ba? Pag dumaka, ay! Vios ba yun? Oo, oh, parang ganun eh, no? Nakakatuwa kasi yung Vios medyo nakikilala na sa gantong scene. Papi, ikutin natin yung harap. So kapag magpapalit ako ng Belta, papi, number one is yung grill, no? Grill. Oh, silipin natin yung grill. Pansin ko yung kulay, parang iba ang color ng shade, no? Oo, kasi sa Japan, nung ilabas to, 2008,
yung color shade niya medyo iba nilabas dito sa Philippines. Philippines medyo mas dark yung ano niya approach, pero sa Japan medyo mas lighter. Yun yung pinagaya ko sa pintor ko sa Down South Customs. So ito repainted na to? Wash over. Lalagay tayo ng shade ng Gentoo na views dito somewhere. Pang! Yan yung difference ng kulay, guys. Medyo lighter blue siya, papi, no? Oo, medyo lighter blue siya. Yung chin, ito ang belt, ha? Oo, yeah. Meron ba mga options ng belt, ha? Or ito lang talaga yun? Ito lang yun sa chin. Ito lang yun. Lano. So isang piraso lang? Oo. Ito, kinuha ko ito sa 2012 na Vios. Ganda smoke, eh. OEM. Ay, oo. Naalala ko yung mga labas na ganito, eh, no? Oo. Yung mga Vios na yung light nila sa likod, medyo may stripes. Naalala ko nung bata ko, may smoke nga pala na ganito, no? Kasi akala ko, papi, nung sinend mo sa akin yung photo, parang smoke siya, ganun. Ito, OEM pala. Ano siya? OEM smoke. Kumbaga, nilabas siya sa kasa ng Toyota. Smoke na siya. Smoke talaga, no? Pero nilabas yung 2012 na Vios. Pero sa 2008, na ganito, delay lang. Pero yung smoke, papi, pasok pa rin siya sa belt ka concept. Pasok pa rin, oo. Kasi sa Japan naman, may 2012 pa din, eh, na Vios. Belta na may smokeless. Pag sinabi bang Belta, yun yung Vios sa Japan mismo? Oo, yun mismo. So hindi Vios ang tawag nila? Belta. Oh. So parang Vits. Vits. Vits sa jazz. Parang ganun pala, no? Tama. Gray sa Honda, ganun. Papi, punta naman tayo sa gilid. Side profile, race gram lights, 57s, para medyo unique yung Belta natin. Partnered with race Duranac. Tapos yung gulong ko, 195-55 max drifting. Ba't naman yan ang napili mong tire set, papi? Kasi gusto ko meaty, eh. Meaty yung labas. Tapos at the same time, naka-lowering spring ako, 55 series. So, medyo malapit siya sa... O, dito sa gilid, Babs, ito yung sinasabi mong side skirt. Side skirt, ayun. Yan. Ang stock ba natin na Vios, papi, walang side skirt? Stock sa Philippines, wala. Pero sa TRD version nata, meron. O, dito naman sa likod, Babs, silipin natin. Pag sa belt sa likod, same pa rin ang taillight? Oo, oh, same boring belt na ano, emblem galing sa JDM Parts Online. Shoutout sa'yo, Joe Palomares. Period correct na parking sticker. Baga nung unang bili ko dito, hindi ko alam na meron palang certain number na susundan. Ano nakalagay? 08. Ayan. Kumbaga year ng auto. Yung nabili kong una, 11. So medyo naanoy ako, tinanggal ko saya. Bili ko ulit sa marketplace. Ayan, buti mo hinahanap ako sa mga JDM Parts natin. Itong nets, Fabi, ito yung sinasabi mo. Ayan, ayan. Tapos, after ko, Kakimoto Regu. Ito, isa to, Bobby, sa mga best sounding na narinig ko, eh. Oo, iba talaga. Pag tipa mo ng 3K RPM, sumisigaw. Bobby, check natin yung loob, interior. Shout out kay Boss Rilo Ryan. Stand before you enter. Ayun, shout out natin. Ito, HKS shift knob. Hirap din hanapin ito, eh. Buti may nakita ako. NIF shift boot, locally made. Legit siya na Alcantara, kaya try nyo, guys. Sobrang maganda. Stock unit ng Alphard. So, nag-decide ako Toyota rin na head unit para OEM. Tapos, ito dito naman, Lexus OEM pedals. May footrest, ayan. Tapos, Monster heel plate, galing Japan din. Parang ngayon lang ako nakita, papi, ng mattings na may metal plate, no? Oo. Para ano tayo? Ayun, no? Omo Monte Carlo, tapos D1 spec with release. Tapos ito, CAG OBD2 scanner. Para ano siya, kasi wala kasing water temp sa Vios, eh. So, mahalaga may ganito ka. Oil temp, ganyan. Marami siya maganda. Ito, Recaro. Pero this one is copy lang. Medyo pang racing tong ano mo, no, papi? At least, no, parang nai-feel mo na lang yung race, pero ayaw mo na kumarera, no? Parang ganun. Ganda pa rin, eh, no? Maganda yung pagka-bolster nung yung upholstery, no? Solid din, ha? Copy to? Copy lang yun, no? Okay. Pero edi boobs, eh, no? Ito yung mga stock na seats. Period correct na Japan. Japan plate. Pang talaga siya, belta talaga. Shoutout sa nagsulat dito. Pioneer na speaker, sarap ng likod. Para may ano tayo, side action sa loob. Ano ang meron sa engine bay ni Pop? Ba mamaya, 4AG yan, Pops, ha? Cusco, front strut bar. Para sa liguan natin, quick release. Para pag may gagawin sa auto, tatanggal mo siya. Tapos, correct na TRD, oil cap, blitz socks, tapos blitz din na rad cap, tapos short intake hose, tapos 1ZZ throttle body, 1ZZ na injector, FI, tapos headers, pipe ko is 2 inches yung diameter niya, tapos bullet type na resonator. All the way 2 inches. Kaya pala medyo aggressive yung tunog, Pops, no? Para ma-complement yung throttle body mo na 1ZZ.
Kumbaga, pag hindi ka pa naka ganung throttle body, parang wag ka muna mag-dos. Sabi na parang sungaw, sungaw yung dating. Bakit naman, papi, nagpalit ka ng throttle body ng pang 1cc? May friend kami, si Woody, ano siya, nagmo-mods ng Vios sa Thai. Alam niyo yung mga bagay about, you know, racing components sa Vios. So, nagtry ako, okay siya eh. Ganda ng takbo, malikse, sulit para sa akin yung nabili. Anong tawag sa mahina ng Vios? 2NZ. 2NZ. Kamusta naman, papi, ang gas consumption nung nagpalit ka nung ano, mga throttle body and pipings? From 12, 9 na lang, 8 to 9. Siyempre, pag magpapalit ka ng racing specs, hindi mo asahan nakatitipid yung gas mo, di ba? Siyempre, asahan mo na na magkataas ka ng gas consumption, kaya mga binalis na racing specs. Kaya gano'n talaga. Oh, papi, ingat-ingat ka sa pag-upgrade. Mamaya, bumalik ka sa pag-racing, ha? Parang nga siyang ano, Pops, no? Parang Vitz. Kasi may lagayan din dito, no? POV kay Papi. Ito yung sinasabi mo. Kag-OBD. Baga, may tachometer siya, water temp, oil temp. So, gusto mo mag-track. Yan, makakatag mo yung oras mo. Solid siya. Sa buti, Papi, naka-manual ka, no? Specifically, pinili mo yung manual. Oo, kasi naantok ako sa automatic eh. No offense sa mga naka-automatic ah. Dati kasi yung family car namin na trooper, mutik na kami mabangga sa baril kasi matulog ako. Ayun lang, mas feel ko lang yung driving experience pag gano'n. Manual. Manual. Pakinggan natin yung roar nung ano. Sa shifter. Feeling racer. Ano yun? Rev limiter. Pag nagtagano siya na certain RPM, like 3K, ganyan. 4K tumutunog. Tignan nyo yung tunog ng kami mo. Oh, pagdating ng 3C sigaw. Tapos ano pala, yung ilaw ko sa gauge, pula. Pula para ano, racing tayo. Yung ano ko, gauge panel ko, smoke din yan. Tsaka maganda dito sa kotse mo, papi. Kahit lowered siya, hindi matagtag eh, no? Shoutout sa LNT lowering spray. Parang ito rin yung dahilan ng chunky tires, Pops, no? Oo. Wala siyang tagdag eh. Ganda nun, no? Sino, papi, yung babae? Eh, yung kotse mo, ha? Yari tayo. The shoutout dun sa ano, naglalakad. Yung kotse po yung tinuro namin, madam. Don't get it twisted. Oh, papi, baka may gusto ko i-ano, shoutout. Batiin. Shoutout sa mga tropa ko, si Nico Dubuzay, sila Josh, sila Brian Mongalo, best friend ko yun sa auto. Down South Customs, yung nagpintura, Joe Palomares. Sa kanya kasi galing halos lahat ng parts eh, from Japan. Nag-angkat siya from Japan, sobrang solid. Real Riot, low. Si Kim Rosales, ayun no. Sa girlfriend ko din, love you. Oh, papi, salamat. Salamat. At sana na-inspire kayo bumuo ng Vios, guys, no? And sana na-enjoy yung video natin. Kita-kita tayo susunod video. Peace out.